dinagsa ang job fair na pinakatampok na serbisyo sa okasyon na sumaktong Biyernes, kung kailan marami ang walang pasok dahil ito ang pinaka-weekend sa kanila roon. Yan ang balitang Middle East ni Raquel Salinez. Samang pinagdiwang ng mga Pinoy sa Dubai ang Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Bukod sa parada at kamustahan, nagsagawa ng iba-ibang aktibidad ang Filipino organizations para tulungan ng mga nangangailangang kababayan. Sa ngayon daw kasi, hindi mga dayuhang mananakop ang kalaban ng mga Pinoy, kung hindi ang matinding kahirapan. Nagsagawa ng Libin Financial Literacy Training ang mga accountant. At training naman para sa mga kaligtasan at kabuhayan ang ibinigay ng grupong Philippine Society of Safety Practitioners at TROPA. Meron ding libreng gupit, libreng gamutan, may mga nag-donate din ng dugo, used clothing para sa mga kababayan. Pero mas marami ang dumagsa sa job fair ng Philippine Human Resources Practitioners Association. Ating kailangan ng mga tao. Pangalawa is, this is in line with the Philcom's goal na makatulong sa lahat. Isa si Nell sa mga maagang pumila sa job fair. Tatlong buwan na siyang naghahanap kasi ng trabaho dito sa Dubai. Para sa akin man, yung nalalayaan sa pawalan ng trabaho. Kasi kung once na nangyari yun na lumaya ako sa pagiging walang trabaho, masasabi kong makabuluhan yung buhay ko. Hindi lang para sa sarili ko, hindi para sa pamilya ko. Si Denny Dominguez naman nagbabalik Dubai, pero visit visa lang kayang dala. Palayaan mga hanap ng trabaho. Tapos ito na rin po yung opportunity namin ng mga Pilipino na makakita ng magandang trabaho sa ibang lugar. Tinatayang 2,000 aplikante ang dumalo sa job fair para sa 900 trabaho mula sa 14 na kumpanya mula sa Dubai at Qatar. Nagbabalita sa Middle East, Raquel Salinel, Dubai, UAE. Bumuhos ang pagkakay